Hello guys, welcome back to our channel. Good morning. So I think it's 7 a.m. in the morning. Good vibes lang tayo. So I will take this opportunity na makapag-film kasi wala pang kapitbahay na nagbi-video. Okay, though may maingay dun sa kabila kasi meron diyang factory. So hayaan niyo na, huwag niyo nang pansinin. And as you can see sa title, magbigay ako ng reaction ko doon sa viral video ni Bokunoy Glamour. Hindi sa nakikisaw-saw ako or what. Wala naman talaga akong pakialam sana sa kanya kasi actually hindi ko siya kilala and hindi ko alam na influencer siya. Pero okay lang yan kasi I know hindi niya rin naman ako kilala. Sino ba naman ako, diba? But the thing is, may kurot kasi sa akin yung ginawa niya. Alam mo yun, parang hindi ko ma-take na hindi ako magbibigay ng reaction ko about it. So, ngayon na yun. Gagawin ko yun na yun. So, yung viral video, kung hindi nyo pa alam, parang meron siyang hinamak na tricycle driver. So, parang nag-vlog siya, ganyan-ganyan. Parang nagtuturo siya sa mga netizens na, or sa mga kabataan ngayon na magsikap para may marting sila sa buhay. And then, all of a sudden, parang ginawa niya yung example, yung tricycle driver na huwag tularan. Parang something like that. I don't know, search her video kung available pa sa social media. But yeah, kagabi ko lang talaga napanood yung video, even yung public apology video. But still, gusto ko pa rin magsalita. So, kami guys, ang family namin before, meron kaming maliit na business. So, silkscreen printing. And then, nagpiprint din si Papa ng mga t-shirts, bags, yung mga ganyan. So, yun yung business namin. Tapos, somehow nakakakuha din naman kami ng mga clients from big companies. So mostly school, SCI, AMA, Bambini, tapos yung mga iba pang other companies, hindi ko naman yung lahat. So kumukuha kami ng magandang income from doon sa business na yon. But still, yung business na yon is seasonal. Mostly bare months lang siya malakas. So pag mahina yung business namin na yon, yung papa ko nagde-drive siya guys ng tricycle. Which is wala akong nakikitang masama kasi sa totoo lang, marami nga dyan tricycle driver na kapag tapos ng apat na anak, 'di ba, sa college. Nakapagpaaral sila ng anak, nakakapagpakain sila sa pamilya nila ng tatlong beses sa isang araw. So, marangal na trabaho ang pagta-tricycle. Kaya hindi ko maintindihan kay Bokunoy Glamour kung paano niya naging example yung tricycle driver na huwag tularan ng mga kabataan ngayon. At saka yung iba guys, yung nagde-drive ng tricycle, minsan pastime na lang nila yun, hindi mo naman alam, di ba? So, bakit nakapag-judge ka ng ganun? Tsaka, alam mo, Glamour, Bokunoy Glamour, malaki or maliit na influencer ka, kumikita ka man ng malaki o maliit, wala kang karapatan na manghamak ng ibang tao para lang iangat yung sarili mo. Actually, hindi naman sa pag-aano. So, nakikita ko nga sa'yo, baka nga yung pagiging influencer mo, yung kinikita mo sa pagiging influencer is sa Starbucks lang nakakarating eh. Diba? And ayokong mag-judge ha, pero may nabasa nga ako na nag-react yung Starbucks staff na yung hawak-hawak niya na Starbucks from the video itself or from some photos na wala silang ganung menu sa Starbucks. So ano yun? Ano? Social climbing? Diba? Eh, yung hinahamak mo na tricycle driver, baka nga mas mapera pa yun sa'yo. Mas marami nang narating. Diba? Yung papa ko kasi, graduate siya ng college education. Yung first take niya, hindi siya nakapasa, kaya hindi niya pinursue. At saka hindi naman talaga kasi niya gusto, or parang
hindi niya nakikita yung sarili niya na magtuturo. Kasi una, ang papa ko, gusto niya magkaroon ng free time. Yung gusto niya, sarili, hawak niya yung sariling oras niya. Kaya, yung galing niya sa art, yun yung ginamit niya para magkaroon ng maliit na business. At nakatulong siya ng malaki sa amin. Kasi, from preschool up to grade school, nag-aaral kami ng kapatid ko sa private school. Hindi naman sa pagyayabang. Pero inyo, kung seasonal lang ang trabaho ng papa ko dun sa business namin, saan niya pa kukunin yung ibang income para pangbaon namin, pangbayad ng tuition fee namin. So, kumukuha din siya ng income dun sa pagda-drive ng tricycle, 'di ba? So, malaking bagay 'yun. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi marangal or walang mararating kung tricycle driver ka lang. Nasa diskarte yan, girl. Hindi dahil tapos ka ng pag-aaral, nagtatrabaho ka sa magandang kumpanya, successful ka na. Marami nga dyan, nagtatrabaho sa ibang kumpanya, pero mas malaki pa yung napepera ng mga street food vendor, or yung mga tricycle drivers. So, hindi natin alam. Nasa diskarte yan ng buhay. It's depend kung paano ka, magsumikap. Diba? Kung edukada ka or tapos ka sa pag-aaral mo, pero tatamad-tamad ka, wala ka rin namang mararating eh. Pero hindi ko sinasabi na huwag mag-aaral yung mga kabataan ngayon. Yes, mag-aaral kayo. Pero, habang nag-aaral kayo, or after nyo mag-aral, magsumikap kayo. Diba? Ganun lang. Hindi mo kailangan magbigay ng mag-compare. Diba? Kasi nag-judge ka kagad eh. Yun yung parang nakakainis. Sabi ko, yung papa ko, naman siya? Responsible naman siyang tatay. Diba? Pero nag-drive siya ng tricycle. Pangpalit doon sa business namin kapag hindi kumikita. Kaya parang, sabi ko sa asawa ko, hindi ako matahimik na hindi ako magbibigay na reaction dito. Though, nag-film siya ng public apology video. And, nakakatawa guys. Ang sabi niya doon, nakisunod lang naman daw siya sa uso. Girl, pag influencer ka, hindi pwedeng sunod lang sa uso. Dapat chine-check mong mabuti or inaaral mo or nagre-research ka kung ano ba yung dapat na i-share mo sa public. Kasi influencer ka, public figure ka, maraming makakakita sa iyo, maraming makakanood sa iyo, maraming posibleng gumaya sa mga makikita nila sa videos mo. Ang dami mo pa namang subscribers. 'Di ba? Parang nakakalungkot lang. And bata ka pa, girl. Hindi mo alam kung ano yung hirap na dinadanas nung tricycle driver na hinamak mo para buhayin yung pamilya nila. So wala kang alam about it. Kaya kung gusto mong magturo sa mga kabataan ngayon, mag-start ka sa sarili mo. Be a good influence to them. Sa tingin mo yung ginawa mo, magandang influence yun sa mga kabataan ngayon. Syempre hindi, diba? So, ayun lang guys. Parang hindi ko lang kasi matik na hindi ako magsalita. Kasi nga, parang nakita ko yung, feeling ko yung papa ko yung feeling ko yung papa ko yung hinamak niya. Alam mo yun? Parang feeling ko yung papa ko yung nagda-drive dun. Ay, nako. Ang papa ko pa naman sobrang bait. Wow, wala akong masabi. Sobrang maalaga sa amin, maalalahanin. And even now na mahina na yung business namin, parang parang once in a blue moon na lang magkaroon ng ng client si Papa. So ang ginagamit nila ng mama ko na panggastos para sa pag-aaral ng bunso namin kasi may isa pa kami nag-aaral eh. So yung pagta-tricycle ni Papa and yung part-time job ni Mama. So, 'di ba? Malaking bagay yung pagde-drive ng tricycle ni Papa
sa buhay nila ngayon. Kasi nga may asawa na ako, so hindi na ako nakatarin sa kanila. Though tumutulong naman ako, pero syempre, 'di ba? Mayroon na rin akong expenses on my own kasi may sarili na rin akong buhay. So, 'yun lang. Walang masama sa pagde-drive ng tricycle driver. Ay, ano ba? Walang masama sa pagde-drive ng tricycle. As long as kumikita siya, hindi siya nang loloko, hindi siya nakakaagrabyado sa ibang tao, marangal na trabaho, okay lang 'yan. Nakaka-proud pa rin na magkaroon ng tatay na nagda-drive ng tricycle para lang may ipang provide lang siya sa family niya. So ayun guys, so sorry, medyo ano, hindi ko alam kung bad vibes ba to or good vibes, but yeah, yun lang yung reaction ko kay Boknoy. So sana magbago ka, total influencer ka pa man din, be a good example to ano, to our generation. Thank you sa pag-watch, guys. If you like this video, please hit the like button and subscribe. Mwah!